Yo, what's up mga kaplastik, and this is me again, Big Sue, para sa another review dito sa Combid Commentary Video ng Video Livestream. At ating tatalakay ng tungkol sa paghuli ng isang barangay dun sa Muson sa Marilao, Bulacan, na kunsan ay isang grab food rider na naman ang kinupal ng mga taga-barangay na kung saan na hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng food essentials, mga kaplastik. At hindi niya alam ang mga rules na binigay sa nila ng IATF. At una sa lahat, ito yung post ni Marvin Ignacio na hindi siya makamove on 14 hours ago. At ito po yung nilalaman ng kanyang post na hindi daw niya awit sa inyo, Barangay Muson. Hindi nyo alam ang ibig sabihin ninyo sa mga pinagsasasabi ninyo. Ewan ko sa inyo, di ko masagot. Nakadisplay ang panikit ng pulis daw sa akin. At sabi pa niya ito ay di daw essentials ang lugaw sa Pilipinas, pero yung pinapakain ni Lene Robredo sa feeding program niya. Asan ang logic? Please enlighten me. Iba talaga ang pananaw ng barangay Muson, sakit ninyo sa ulo. At yun ang sabi niya. At bakit nga ba naging bawal ang lugaw? At kung mapapansin yung mga kaplastik sa memorandum ng IATF, mga kaplastik, ay ito yung nakalagay. Ang bawal lang naman ay yung mga hindi kailangan, like damit, yung mga bilian ng mga cosmetics at kung ano-ano pa. At ang accepted sa ECQ na ngayon, araw ng linggo na ito, ay ang pwede lang naman ay grocery, butika at hardware store. At bukas din at the same time yung restaurant para lamang sa takeout at delivery. So included dito yung lugaw at yung grab food rider na sinitan ng Barangay Muson. At ito po yung video na kung saan ay nagpapalitan sila ng argumento na wala naman talagang nilabag si Marvin Ignacio sa mga oras na yun, dahil siya ay taga-deliver lang, pangalawa, at yung kanyang dinideliveran ay isa sa mga tinutukoy ng IATF, yung mga pagkain. So kailan naging bawal o kailan naging hindi pagkain ng lugaw, mga kaplastik? At ito po ang paliwanag nila sa kanilang memorandum na binigay naman din ng IATF sa taga barangay Muson sa local government. Ito babasahin ko, ha? Sige, video mo para maintindihan mo. Okay po. Hindi ba alam ng Grab yan? Ang Grab po, ang sumusunod lang din po sa IATF eh. Hindi nga, may IATF nga apo kayo. Pero ECQ tayo, sir. Apo. Pwede dalawin yung memorandum natin. Yung printed. Okay, teka lang sir, may pinapa-implement tayo. 6 PM to 5 PM. Okay, curfew yan. So, ibig sabihin, picture lang mo lang. Oh, sige. Si alas 6 ng gabi, apo, curfew na hanggang alas 5. Apo. Intindihan. Basa. Okay. So, dito naman sa private establishments, essential goods and services, essential po ba si lugaw? Yun. Nakalagay po doon sa memorandum mismo ng IATF na binigay mismo ng local, binigay sa mga local na barangay ng Muson, ay food essentials. Malino na binasa niya na food essentials po ay ulugaw. Ngayon, ito po yung sagot ng babae sa mismong Grab food rider, mga kaplastik. Hindi. Kasi mabubuhay ang tao na walang lugaw. Ang essential, tubig, gatas, groceries. Pagkain po yung mami. Hindi nga. Eh di sana lahat ang pagkain bukas. Yo, kita nyo na ang paliwanag ng isang opisyal ng barangay na parang may pagkabobo sa kanyang paliwanag sa Grab food rider.
ang kinoconsider lang na food essential, sa higatas lang, at yung ano-ano pang sinabi niya. So yung lugaw daw, kaya daw mabuhay ng tao nang walang kinakain na lugaw, mga kaplastic. So anong point ng babaeng ito sa bidyong ito na mismong nagsabi ay ang IATF ay kasama ang food grocery butika hardware store, at lalo-lalo na yung mga restaurant at mga karinderya bukas sa pag take out at delivery. So anong point ng barangay official doon sa Muson? Bakit? Nakakatawa nga naman, mga kaplastic, na ganun pala mag-isip ang mga taga Muson. At yun na nga, sabi nga ng GrabFood rider na nag-post nito ay hindi siya makamove on dahil nahilo siya sa mga nangyari, at parang nagbunga siyang tanga doon dahil ang food essentials daw ay hindi kasama ang lugaw. At kayo na lang po ang umusga, mga kaplastic, kung anong talagang sa palagay ninyo, at sino ba talaga mali sa kanila. So marami na talagang Grab rider sa linggong ito, pangalawang araw ng Semana Santa, ay parang hindi na Holy Week, mga kaplastic. Ang tawag ko dito ay Holy Week. Yung Holy Week na yan ay mga nanguhuli yung mga mapanamantala na local government like barangay, na hindi nila alam yung mga panuntunan ng IATF, na malino na malino naman kung makikita nyo sa screen na ilalabas ko, na pwede naman talaga mag-deliver ang GrabFood, at lalo-lalo na kasama sa IATF ng memorandum nila na foods, ang pagkain tulad ng lugaw ay kasali sa sinasabi nilang essential goods, o yung basic essentials kung tawagin, mga kaplastic. At nakakatawa dito, bakit ganitong mga kagaya ng mga local government na taga Muson, na pinipilit nila na hindi daw ayan, no, nagpost dito si Marvin Ignacio hanggang ngayon, at yan, just in lugaw, non-essentials na yan. Nakakatawa isipin na ito, nagpost si Marvin Ignacio na GrabFood rider na ang lugaw daw ay hindi na raw kasali sa foods essentials o non-essentials, na yun nga, ito yung karinderya na kinatutunguan ng isang GrabFood rider na si Marvin Ignacio, na kung saan ay pinasara ng local government ng Muson, Marilao, Bulacan. Kung mapapansin ninyo yan, yung sa post niya, nag-live siya 15 hours ago, siguro kagabi lang to nangyari, na nakakatawang isipin na yung lugaw ay hindi pala kasali sa food essentials. Yung memorandum ng IATF ay nabaliwala dahil lang dito sa kabubuan ng local government ng taga Muson. Kaya ang hanggang dito na lang, mga kaplastic, alam nyo naman siguro kung anong mali at tama sa pagbasa ng memorandum ng IATF. Sa palagay ko, hindi yata nag-aral ng maigi o ni-review ng maigi ng local government ng taga Muson ang kanilang pinagsasabi. Kaya hanggang dito na lang, mga kaplastic, and this is me again, Big Soon, na nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up, mga kaplastic? And this is Combid Commentary Video and Video Livestream signing out. Alright. Mga kaplastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga kaplastic.